Then one day 105 po rin po tayo, monitoring situation. Nandito po ako sa Pangpang, kung saan yung parking nga na dating ginaganapan ng Semana Santa dito. Ito po yung dating kung saan pinapako. Ayan. So, day 105 po tayo sa monitoring situation. Ito po yung papuntang parking nga ng Pangpang. Ayan. Diyan po pumaparada yung mga namimili. So, ikot na po tayo. Balik na, tinignan ko lang ito. Ayan, diyan yung pinapako. Ayan. Yung nakabakod po na yan. Diyan po yung pangkuhan natin. So ito naman yung Pangpang Angeles Water District natin. Yan yung papasukin natin sa kanan. Okay, 105 po tayo ha. Monitoring situation. Yan, Angeles Water District po yan. Naka-open na rin po yan tayo ngayon. Ready to payment na rin po yung mga nagbabayad po ng tubig natin. So, pabalik po tayo. Pupunta na po tayo ng duty. So, labas po tayo. Under MGC po rin po tayo. Yung iba, nagtatanong. Siyempre, malaya na. Meron pa rin tayong limitasyon sa mga bagay. Tulad ng bawa yung mga bawal na pinatutupad ng local government natin, dapat sundin pa rin po natin yun. So yung back right, hindi ko alam kung meron na po ngayon yan, kung approve na ba ito. Wala pa ako nakikita dito ngayon. Traffic. Balik tayo. Kahit sa kanto ha. Hanggang mamaya po muli hanggang ito. Sa day 105 pa rin po sa mga dadaan pa pong oras hanggang mamaya pong hapon. Magandang tanghali po muli sa lahat ng mga riders. Kapwa ko yung Gio, kapwa ko ka 59. So nandito po ako sa Nepo Quad. Yung dati pong ginagawang peryahan dito, Carnival, ito na po siya ngayon, park. Ito po yung gawing ginagawang jaggingan ng mga ano sa umaga. So park na po siya ngayon. Ayan, parang golf style, parang golf. So ito po yung kaluwagan ng Nepo Quad, yan sa labas niya. Yan yung mga building niya, call center, Angeles Electric, papunta po doon. Yan. So lalakad po tayo, day 105 po. Lakad muna po tayo sa banda rito, sa mga dadaanan ko pa. Olorosa rin po yung Stolik, Catholic Cemetery, Kutkut Cemetery kung tawagin po dito. Ito po yung lugar ng Kutkut Cemetery. Pero ibig sabihin, bukas naman po yung ano, pwede kang dumalaw, pumasok siguro sa loob, by sa isang tao po siguro doon sa, ayan. Bali, wala naman yung patang limit dito dahil ano naman eh, loob naman cementerio, wala naman mga malls dyan. So, yan po yung lugar ng Kutkut Cemetery, papunta rin po dyan yan. Ito, papunta Porak po yan pag diniretso nyo, ayan, daan po yan. So, dito, diretso po yan ang papuntang kabayanan naman ng Angeles. So day 105 pa rin po, magdidiretso pa rin po tayo ng paglalakad. Mango Shane, dito tayo sa Mango Shane. Yun. Nakita na natin to sa Jessica Show, di ba? Oh, sa Jessica Show, minsan ang pinakita to eh, mga ganyan. So ito franchise lang sa kanila, franchise. Oh, Mango Shane, Toot, yan. Nandito yan sa isang supermarket, yan. Okay, magmimerienda muna kami. Dala ko na yung Mango Shane float namin, yan. Libre tayo paminsan-minsan. So day 105 pa rin po ito ha, sama sa ano ha. Day 105 po, dito ako ngayon sa isa sa mga outside porter. Ito ito yung kanyang kinabubuhay pag nangangarga. Yan, yan si Jesse Boy. Yan pa yung mga outside porter natin, si Tata. Yan, araw-araw ko rin nakikita yan dyan. Kapag may bumabang customer dyan, tinutulungan niya, lalo na yung mga bagger yan, tinutulungan nila. Yan yung number one bagger yan, masipag po yan, yan isang bagger na yan, all around ang trabaho niyan. Kung tawagin ko yan, datang, yan. Kasama po niya na si Tata, yan. Ito pa po yung isa, yan, yan ang kinabubuhay po nila, yan. Yung pangangarga po, yan ang pinakapang araw-araw nila, yan.
Yan, outside porter din po yan. Yan, kumbaga lahat ng white t-shirt outside porter po yan. Yan po yung nagiging hanap buhay nila sa pang-araw-araw nila kahit may lockdown daw. Walang lockdown, lockdown. Ayan, si Tatang. Ayan, Tatang. Ayan, yan ang mga trabaho ng outside porter. Yung mga white t-shirt outside porter po yan. Yan. Oh, araw-araw yan ang kanilang hanap buhay. Papasok sa umaga, uuwi ng gabi. Ayan, hindi sila titigil hanggang meron silang naihahati dahil dyan sila nabubuhay. Ayan, outside porter ang tawag namin dyan. So, white t-shirt. Kasama po yung si tatay, yung matuwa. Yung isa na yan, yan, si tatay. Kasama po nilang nangangarga yan. Day 105 pa rin po. Nandito po ako sa isang tindero ng sigarilyo. Yeah, matagal nang nagtitinda ng sigarilyo si Apo. Oh, nakatira si Apo. Saan ka nakatira, Apo? Pandan. Pandan. Ilang taon na po tayo? 70 na po yan. 70 na po. So, nakatanggap naman po ba tayo ng ayuda sa government natin? Wala. Wala. Pero doon kay Mayor, may tinanggap naman po tayo doon sa, ano, sa local government. Meron. O, yung 1,000. Ayan po, si Apo. Yan ang kinabubuhay niya. Sigarilyo lang, ha? Sigarilyo. So, araw-araw nandito yan, nagtitinda. Kahit na nung lockdown, tumatakas po siya para lang makapagtinda dahil yan ang kinabubuhay nila. Hindi natin mapipigil dahil yan yung kinabubuhay na, lalo na senior na. Dapat po yung mga ganito, meron po silang allowance man lang sa ating gobyerno. So, day 105 pa rin po. Nagpapatuloy po. Ito po yung huling oras ko, hapon, dito. So, ito po muli ang Vice Team Leader ng CFMPA, SPGRSM, Angeles City, Pampanga. Magandang hapon po.